Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa International League, ipinasok na ni Coach Hansay ang secret weapon nila na si Kogore at nakagawa agad ito ng isang 3 points na naging dahilan upang makuha na ng Shouko ang kalamangan sa Team All-Star. Habang ang mga tropa at fans naman ng Shouko ay sobrang natutuwa sa ipinapakitang laro ng kupunan ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 34 ng International League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 35 na International League. Ipinasok na ni Coach Hansay ang isa sa mga secret weapon niya at ito ay walang iba kundi si Kogore, aka Boy Labo. At sa kanyang pagpasok, nagpakitang gilas agad ito at gumawa agad siya ng isang napakasolid na tres na ikinagulat talaga ng buong manalaro ng All-Star Team dahil hindi nila inaasahan na makakagawa ito ng isang napakagandang tira mula sa rainbow area. Sa kabilang banda naman, itong si Coach Hansay ay napahanga ng gusto dito kay Boy Labo. Mahusay Kogore, trinabaho mo ang dapat mong trabaho. Ngayon, siguradong hindi na sila magiging kampante sa'yo. At siguradong babantayan ka na din nila. Pero hindi ako nangangamba kahit bantayan ka nila. Dahil alam kong kayo mo pa ding makapuntos kahit na mahigpit ang bantayan nila sa'yo. Yan ang sabi ni Coach Hansay. Nang bigla nagsalita si Mitsui. Coach Hansay, nabasa ko na agad ang play na gagawin mo. At kaya mo ipinasok si Kogore sa loob ng court upang ibaling ang kanilang depensa sa loob at hindi sa labas. Dahil alam mong kapag si Kogore ang iyong ipinasok, hindi na nila ito babantayan ng gusto. Dahil alam nila na walang masyadong tira itong si Kogore sa laban. Pero dahil sa malaki na ang improvement itong si Kogore, mukhang nagulat talaga ang lahat ng manalaro ng All-Star sa kanilang nakita. Dahil hindi nila inaasahan na makakagawa ng napakagandang tira itong si Kogore sa rainbow area. Ngayon, tama bang naiisip ko Coach Hansay na kaya mo lang ipinasok itong si Kogore upang magkaroon ng maluwag na depensa ang ating kalaban sa rainbow area at malibre itong si Kogore dito? Yan ang sabi ni Mitsui, habang itong si Coach Hansay naman ay napangiti sa kanyang sarili. Sabay bumulong ito ng mahina. Tama ka nga Mitsui, yan talaga ang nasa isip ko. Double purpose ang lahat ng ginagawa ko ngayon. Dahil kung hindi man magawang makapuntos itong si Kogore sa tres, tiyak na ikaw pa din naman ang gagawa mamaya. At ang aking ginagawa ay parang setup lamang para sa kanila upang maging magaan ang kanilang depensa sa labas at hindi na tayo mahirapan pa mamaya. Yan ang sabi ni Coach Hansay. Sa kabilang banda naman, hawak na ng All-Star Team ang bola at tinadala na ito ni Minoru papunta sa kanilang basket. All-Star, kumanda na kayo! Dahil sa posisyon na ito, tayo naman ang pupuntas! Huwag tayong papayag na sila ang magpapatakbo ng laban na ito! Tandaan nyo, tayo ang All-Star Team! Kaya naman, kailangan tayo ang magkocontrol sa larong ito at hindi sila! Ngayon, humanda na kayo! Dahil gagawa tayo ng puntos sa kahit na anong paraan! Yan ang sigaw ni Minoru. Sabay sinimula ng i-dribble ang bola. At talaga namang madali lang itong nalagpasan ang depensa ni Sendo sa kanya. Ngunit, bigla din naman itong napainto. Dahil sa bigla siyang hinarangan ni Rukawa. San ka pupunta Minoru? Akala mo ba makakapuntos kayo ng ganun lang sa depensa namin? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil walang madali ang puntos na magagana para sa inyo. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay dinepensa ng mahigpit itong si Minoru. Ngunit, itong si Minoru ay hindi nagpapa-apekto sa depensa ni Rukawa. Bagkos, pinagpatuloy pa din ito ang kanyang pag-atake. Kahit na mahigpit ang depensa ni Rukawa sa kanya, hindi nyo kami mapipigilan, Rukawa. At hindi ako ganun kadaling pigilan sa ganyang kasing depensa lamang. Ngayon, magkasubukan tayo, Rukawa. Subukan natin kung kaya mo ang gagawin kong opensa sa'yo. Yan naman ang sabi ni Minoru. Sabay atake sa kanang depensa ni Rukawa. Sabay crossover, sabay step back ng mahaba. Sabay talon na takmang gagawa ng isang jump shot. Ngunit, itong si Rukawa ay nabasa ang lahat ng galaw ni Minoru. Kaya naman, nakasabay ito sa lahat ng step na ginawa nito.
Kaya naman, agad itong tumalon at sinabayan si Minoru sa kanyang jump shot. Huli ka! Sinabi ko na sa'yo, Minoru! Walang silbi ang iyong opensa sa depensa namin! Ngayon, isang butata ang makakamit mo mula sa MVP ng Winter Cup! Yan ang sabi ni Rukawa, habang itong si Minoru naman ay biglang napangiti. Ungas ka ba, Rukawa? Sa tingin mo ba itutuloy ko ang tirang ito? Pwes, diyan ka nagkakamali! Dahil kasama sa plano ko ang pagsabay mo sa'kin! Yan naman ang sabi ni Minoru, sabay drop pass ng bola papunta kay Minami. At nang hawak na ni Minami ang bola, agad naman itong binantaya ng mahigpit ni Kogure. Ngunit, itong si Minami ay agad na naging agresibo. Kaya naman, agad niyang inatake ang depensa nitong si Kogure. At talaga namang napansin ni Minami na mahina sa depensa itong si Boylabo. Mukhang alam ko na ang kahinaan ng lalaking to ah. Magaling ka nga bumitaw ng tres. Subalit, aanhin mo yung tres mo kung mahina ka naman sa depensa. Ngayon, papakitaan kita Boy Salamin. Ipapakita ko sa'yo kung paano pumunto sa mismong harapan mo. Yan ang sabi ni Minami, sabay bunggo sa depensa ni Kogure. Sabay step back papunta sa rainbow area. Sabay talon at tumira ito ng isang napakalayong tres. Habang itong si Kogure naman ay hindi na nakasabay pa kay Minami. Dahil na nga sa sobrang lakas ng pagbangga sa kanya nito. Kaya naman, hindi niya na nagawa pang sabayan ito sa tres. Na naging dahilan upang malibre na itong si Minami at maipasok niya ang kanyang tira sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Ayun o! Nice one, Minami! Ngayon, tabla na ulit ang laban! Sige, Minami! Pakitaan mo sa tres yung apat na matang manlalaro ng Kanagawa! Ipakita mo sa kanya na hindi mo nanalong isang katulad niya sa isang ace player na katulad mo! Sige, Minami! Paulanan mo ng tres ang mga yan! Patunayan mo sa kanila na walang tatalo sa All-Star Team pagdating sa tres! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng All-Star Team. Habang itong si Coach Tomoto naman ay napabulong sa kanyang sarili. Mausay! Mausay ang ginawa mong play, Minoru! Mabuti naman at nakaisip ka ng magandang play para makapuntos kayo. At ikaw, Minami, napakausay mo talagang bumitaw ng bola. Maasahan ka talaga pagdating sa rainbow area. Sige, ipagpatuloy na lang yan. Alam kong kaya niyong bawiin ang kalamaan sa show ko. Yan ang sabi ni Coach Tomoto sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng show ko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Mga kasama, humanda kayo! Hindi pwedeng laging ganito ang laban! Kailangan mapanatili natin na tayo ang lamang sa kanila! Dahil kapag nakuha ulit nila ang kalamangan sa atin, siguradong mahihirapan na naman tayo sa laban na ito! Kaya naman, humanda na kayo mga kasama! Dahil gagawa tayo ng punto sa posisyon na ito! Yan ang sabi ni Rukawa habang binabantayan ito ni Maki na mahigpit. Anong pinagsasabi mong pupuntos kayo, Rukawa? Hindi mo yan magagawa dahil hindi namin kayo hahayaan na makapuntos dito. Ngayon, humanda na kayo dahil babawiin na namin ang kalamangan sa inyo. Yan ang sabi ni Maki. Sabay hinaras ng gusto itong depensa ni Rukawa. Kaya naman, itong si Rukawa ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Sendo. At nang hawak na ni Sendo ang bola, agad din naman itong binantayan ni Minami. Ngunit, itong si Sendo ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Kogure. At itong si Kogure naman ay hawak na nga ang bola, na bigla itong binantayan ni Minoru. Hoy ikaw, na may apat na mata, hindi mo na maipapasa pa ang bolang yan sa iyong mga kakampi. Dahil hindi mo magagawang maipasa yan laban sa depensa ko. Tandaan mo, pang six man ka lamang na show ko team. At hindi ka naman talaga nila itinaturing na kabilang sa kupunan nila. Kaya ka lang naman nila pinaglalaro. Dahil kulang sila sa manlalaro at kailangan magpahinga nitong si Mitsui upang makasabay ito sa second half. At ito pa ang tatandaan mo apat na mata, hindi ka nababagi na tumapat sa amin dahil malayong malayo ang agwat nating dalawa at malayong malayo ang laruan mo sa iyong mga kasamahan dahil napapag-iwanan ka na nila. Yan ang insultong sabi ni Minoru kay Boylabo. Habang itong si Boylabo naman ay hindi nagpa-apekto sa mga sinabi ni Minoru sa kanya. Bagkos, kalmado pa rin ito at seryoso sa paglalaro. Nabigla itong nagakmang titira ng isang tres. Habang itong si Minoru naman ay agad na tumalon at sumabay sa gagawing tira ni Kogure. Huli ka! Boy, apat ang mata! Sabi ko naman sa'yo, hindi ka makakagawa ng puntos pag ako ang dumepensa sa'yo. Ngayon, wala ka nang pupuntahan pa. Siguradong amin na ang posisyon na ito. Yan ang sigaw ni Minoru. At dito na nagtatapos ang Chapter 35 ng International League. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter.
At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ad.